Paano nga ba magpa-register sa HLURB o DHSUD? Good morning guys! Ito po si Manny Violenta and it's my pleasure to share with you paano po ba magpa-register sa Department of Human Settlement and Urban Development o ang dating HLURB o Housing and Land Use Regulatory Board. Before I start, sino o ano po ba itong si DHSUD? Si DHSUD po ay ahensya ng gobyerno under Presidential Decree 957, Section 11. Siya po ang nangangasiwa sa mga nagbebenta ng mga condominium at project selling ng house and lot at subdivision. Ang kanila pong building o opisina ay matatagpuan sa Kalayaan Avenue, corner Mayaman Street, Quezon City. Kung manggagaling po tayo ng EDSA, Cubao, Quezon City, going Fairview, ang ating pong landmark ay ang Quezon Circle, kakanan po tayo ng Kalayaan Avenue. From there, makikita na po natin ang building ni DHSUD, or kung lalakarin po natin, 2 to 3 minutes lang po ay mararating na natin ang opisina nila. Going back po, ano nga po ba itong mga requirements o documents na kakailanganin natin para makapag-register kay DHSUD? Unang-una pong kailangan ay ang completely filled out application form from DHSUD or HLURB. Ang form na yan ay available naman po through internet. Just go to the internet at hanapin po natin ang form na yan bago natin i-download. Pangalawa pong kailangan ay 2 copies of 2x2 pictures, any color background. Pangatlo pong kailangan ay photocopy of valid PRC certificate of registration and ID of our broker. Kung hindi po available ang ID niya, pwede naman po ang official receipt na galing ng PRC. Ang apat po ay ang photocopy of letter of engagement or employment signed by our HLURB registered broker. Ang lima po ay ang photocopy of cash bond or security bond worth of 1,000 pesos. Para saan po ba itong cash bond or security bond na ito? Ito po ay bond money in the event for our future transaction. Kasuhan po tayo ng ating mga kliyente. Dito po manggagaling ang legal aid na gagamitin natin para paglaban yung kaso natin. Ang anim po ay ang photocopy o official receipt ng ating payment for registration worth of 288 pesos. So, pag napayaran na po natin yung 288 pesos na yan at 1,000 pesos na security bond, so ipapaserox po natin yan bago natin i-attach sa ating registration form for evaluation. So, after po ma-evaluate yung mga papel na sinabit natin, ibabalik po sa atin yung resibo at bibigyan tayo ng schedule kung kailan tayo babalik para kunin yung ating accreditation or yung ating registration. So guys, yan po ang sharing natin for today. So sana po may natutunan kayo sa aking munting video. At muli po, ito si Manny Violenta na nag-iiwan sa inyo na patuloy po natin ito pa rin ang ating pangarap. Pero kung ano po ang meron tayo sa ngayon, maging masaya po tayo at mapagpasalamat. So yan lang po. God bless po.